Okay, tama-tama. Napadaan tayo dito sa Sambat ng Bukukal. Dito po sa Yamaha. May mga bagong dating po na NMAX. Ito, yung model 2023. Okay, yung mga available na kulay po niya. Ito, tungnan muna yung dark petrol. And then, meron din po siyang short gray. And then, power gray. At saka yung kanyang prestige silver. Pero meron pa pong isang kulay na nakita ako dito sa Yamaha. Nung nakaraang nag-review tayo, meron po ako nakita na glossy blue. Kapag usapang Maxi Scoot po, isa lang para sa akin ang nangunguna, si NMAX talaga. Alam naman natin maraming gumaya dito sa NMAX, pero hindi po nagawang tapatan yung mga specifications niya. Although hindi po itong si NMAX ang nauna o nagpauso pagdating sa Maxi Scooters, pero siya po ang pinakasumikat dahil sa mga karakteristik niya. Una, siyempre sa forma, mas na-improve po siya dito sa kanyang latest version. Alam naman natin yung first version, di kasing gwapo nitong bagong NMAX 2023. And then the most important, maraming features ng si NMAX when it comes to rider safeness and comfortability. Mamaya po isa-isahin natin yung kanyang mga features. Okay, pumasok na po tayo dito uli sa loob ng Yamaha branch sa Bubukal. Okay, hanapin muna natin si ano. Sir, good morning ah. Si Pagdiser oh. Okay, ayan, ang dami ho nilang stock dito ngayon. Mukhang madami hong dumating. Okay, ayan, napuno ho sila dahil nung isang araw po maluwag pa po dito eh, pero ngayon napuno na. Okay, ito ang ating i-review ngayong araw. Itong si gwapong glossy blue ng NMAX. Okay, i-assist po tayo ni Sir Justin para mailabas itong si glossy blue. Eh, okay na yan. Hindi yan, sagit na. Okay, maraming salamat ulit ha, Sir Justin. Shoutout sa'yo. Malaki po ang naging improvement itong NMAX 2023, lalo na dito sa kanyang headlight. Alam naman natin yung version 1 na NMAX, medyo malaki ang kanyang headlight. Dito po, nagkaroon na siya ng magandang shape at mas naging narrow siya, mas naging
maangas ang kanyang sura. Okay, full LED na po ang kanyang mga headlight. Mas naging sharp siya. Hindi na maganda dito yung kanyang pong direction ng headlight. Payuko na po, hindi nakakasilaw sa ating kasalubong. By the way mga ka-riders, kasama pa rin po sa model 2023 itong si Glossy Blue. Okay, yun lang po napansin ko. Bald pa rin po ang kanyang mga turning signals. Sana ginawa na rin LED ano po. Pero malakas naman po itong kulay yellow na kanyang turning signals. Kaya okay pa rin po yan. Okay, dito po sa kanyang telescopic fork na front suspension. Wala namang nabago ngayong year 2023. Okay, dito po tayo sa kanyang gulo. May sukat po na 110 by 70 by 13 dito po sa front tire. IRC tubeless na po ang gulong na to, and then made in Indonesia. Okay, meron po siyang alloy na magwheels na glossy black ang kulay. And then single disc po dito sa kanya front brake. Of course, naka ABS na po ito. Ayan, bali dual channel ABS po. Mamaya tignan natin yung sa rear dahil naka ABS din po ito sa rear. Okay, single part caliper naman po dito sa kanyang brake sa front. Ganun pa rin po ang size ng kanyang gulong dito sa rear. Bali meron po siyang sukat na 130 by 70 by 13. And then sa kanya naman pong rear suspension, naka unit swing po siya. Ayan, dual shock absorber na po. Sa kanya pong preno dito sa rear, ayan, naka single piston caliper, single disc na meron pong ABS. And then dito po sa kanyang tail lights, stop light, naka LED po siya. Then pagdating po naman sa turning signals, ayan, bulb pa rin po ang ginamit. And then ito po ang nagustuhan ko sa fender dito sa rear ng NMAX, malapad po siya. And then ayan, may kasama pong side reflector magkabila. And then meron pong plate lights ang kanyang plate holder. And then although wala po siya ditong extrang tire hugger sa ilalim, sa lapad naman po nitong kanyang fender ay wala tayong po problemahin sa massive na talsik ng putik, lalo na kung umuulan. Although syempre ito magiging marumi ito, so ito madali naman linisin dahil open naman siya. Okay, dito naman po sa kanyang mahabang muffler. Okay, maganda po, extended yung kanyang plastic na head guard hanggang dito sa kanyang tip. No chance na mapasok po tayo dyan. And then ito kagaya ng ibang mga Mio series na scooter, yung kanyang cover dito sa kanyang cooling system, mahaba din po. Natakpan na rin yung kanyang elbow, kaya iwas pasok po talaga. Okay, 900 ml po ang kanyang engine oil capacity. Although medyo malalim po siya, no, pero madali naman siya mabuksan dahil mahaba po yung kanyang pinaka-holder. Yung pinaka-cap pala. Okay, wala rin naman po nabago sa kanyang engine type. Bali, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled. And then fuel injected na po ang kanyang fuel system. And then single overhead cam engine na po ito. And then meron po siyang maximum power na 15.1 horsepower at 8,000 RPM. And then sa kanya naman po maximum torque nasa 13.9 Nm at 6,500 RPM. Okay, iba talaga ang dating ng color blue. Formal na siya tignan at napaka-elegant. Alam nyo mga riders, mas premium po talaga ang dating kapag walang masyadong decals or sticker na nakalagay. Malinis na siya tignan, yung emblem lang sapat na, diba? Kahit wala siyang masyadong decals. Nagiging mamahalin ang dating kapag walang masyadong decals, ano po. Pero mahal naman talaga, diba? Pero ayos lang yan, kaya-kaya niyo yan. Kaya maibibigay kong tip mga ka-riders. Pagkuha niyo ng mga bagong motor, tanggalin niyo agad yung kanilang sticker at decals. Para mawala warranty. Joke lang ha. Okay, dito naman po tayo sa kanyang fully digital na instrument panel. Okay, mapapansin nyo, may korte po yung kanyang panel, ano? Pero para sa akin po siguro, mas maganda kung square na sana, ano? Pero yun naman po ay para sa akin lang. Pero okay pa rin naman po yung gantong korte. And then, diretso na po tayo dito sa kanyang mga switches and button. Okay, high beam, low beam. Dito, turning signals. And then, yung kanya naman pong horn. Ayan, sa ilalim. And then dito po, hindi po ito passing light. Ano po, bali ito po yung pinaka-joystick o navigator ng kanyang menu para pag in case na gusto nyo bang magpalit ng mga display, lalo na sa kanyang odometer, trip meter, voltmeter, andyan, makikita po natin dyan, magpapalit po yan sa kanyang digital screen. And then dito naman po sa kanyang right side ng handlebar, bali ito po, meron siyang stop and start system na alam nyo naman ang function yan na once tayo po ay napatigil sa traffic,
mga 3 to 5 seconds, automatic na po mag-shutdown ang ating engine kapag ito po ay naka-activate. And then pag halimbawang gusto nyo nang start ulit, hindi nyo na kailangan mag-switch ng kung ano pang button, diretso isang pigalan po ng kanyang throttle, start na po agad yan. Then ito, isa, naka-solo po yung kanyang hazard button o hazard switch, and switch off and then hazard, and then yung kanya naman pong electric starter push button. Isa po sa features ni NMAX 2023, itong kanyang smart key system. Isa po sa function niya, pagdala niya po ang remote, na in case na iwanan po natin itong naka-open, hanggat hindi niya po na didetect yung kanyang remote, hindi po ito mag-i-start. Kaya isa po sa safety features, anti-tap na rin para dito sa NMAX 2023. Okay, ito makikita naman natin sa kanyang main switch knob. Okay, ayan yung kanyang ignition. Meron siyang open. Ito, pag natapat sa open, dito po sa ating fuel, saka sa seat. And then, ugaliin na natin, i-off natin pag iiwanan natin si NMAX. And then, dito po sa kanyang left pocket, nandito po ang kanyang charging port na power socket pa rin po. Bili na lang tayo ng USB converter pag mag-charge. And then, ayan, tamang-tama, ayan, malalim po yung kanyang bulsa. At pag mag-charge tayo ng cellphone, ayan, dito lang siya. Meron pa po siyang isang pocket dito sa kanyang right side na meron naman pong cover na. Ayan. Okay, hindi naman siya ganun kalalim, pero kasya naman dito po ang mga iba pang accessories nyo. Wala lang siyang lock, mga riders. Bali, pupush nyo lang ito pataas and then hila pa baba. Open na siya. And then meron po siyang fuel tank capacity na 7.1 liters. Okay, buksan natin ha. Ayan. And then meron po siyang fuel consumption ayon po sa manufacturer's claim nasa 44 kilometers per 1 liter. Hindi na po masama para sa isang 155cc na scooter. And then sa kanya naman pong top speed, umaabot po ng 110 to 120 kph. And then check naman natin yung kanyang underseat storage. Okay, meron po itong capacity na 23.3 liters. Papansin nyo, ang laki niya, ang lapad din, malalim. So obviously, kasyang-kasya po dito ang isang full face helmet. Okay, dito po sa gitna ng kanyang body, naka-install ang battery. Mas maganda, mataas ang kanyang position in case na mapasugod tayo sa baha, hindi siya aabutin. Huwag nyo lang ilulubog. Okay, meron po siyang malaking grab bar na matte black finish ang kulay, hindi siya madulas, tamang-tama para hawakan ng ating back rider. And then wala na po siyang kickstart dito sa kanyang CVT. And then meron pong kill switch ang kanyang side stand. Meron po siyang maganda stable na center stand. And then isa po sa special features nitong si Yamaha NMAX 2023, meron po siyang Y-Connect na in case na gusto nyo pong i-connect sa inyong cellphone, download lang po tayo ng app. And then mag-monitor na po natin ang condition sa maintenance at ano pa bang special features sa ating cellphone, ma-review nyo po siya. And then refined 155cc blue core engine na more power, less fuel. Isa pa po sa safety features itong si NMAX 2023, meron po siyang traction control system, variable valve actuation. Okay, mababa lang po ang ground clearance ni NMAX 2023. Bali, meron po itong sukat na 125mm. And then sa kanya naman pong seat height, nasa 765mm. Okay, pansinin natin yung kanyang seat height. Ano po? Mababa na siya, then yung tapas niya malalim din, kaya dinesign po talaga ito para sa hindi katangkarang rider. Okay, bali, wala naman stitches yung kanyang upuan, yung kanyang seat cover, basta plain po siya na cover dito. Ayan, then mapapansin nyo malapad po siya. So syempre kapag malapad, bubuka ka tayo, kaya akalain natin mataas po ang kanyang seat height, pero hindi po, mababa lang po yan, talagang malapad lang po. Ayan, malambot po yung kanyang upuan. Siguro ano, sakyan natin para matansya natin ang gusto. Ano po? Ako po ay 5'8". So ngayon ko lang po may experience sumakay ng NMAX 2023. And then meron po siyang 131 kilograms sa kanyang curb weight. Okay, ayan, sinightstand natin. Kaya ang lalo siya naging mababa at tignan. Okay, sakyan na tayo ha.
akala kukunin ko tong si NMAX. Hindi po ha, sukat-sukat lang. Oh, eto, napansin ko ang taas po ng kanyang handlebar, yung kanyang upright position, tumugma po para sa build ko. Kaya ito, kala ko medyo pasub-sub tayo, pero talagang yung riding comfort ng riders ibinibigay po nitong si Yamaha 2023 NMAX. Okay, check natin yung kanyang footboard dito. Ayan, kagaya ng sabi ko kanina, kahit 5'8 tayo, nakatiyad tayo oh. Kasi nga po, lapad ng kanyang upuan. Kaya dun sa mga hindi katanggaran po, huwag kayo maninibago ka, at talagang medyo bubuka ka po kayo dito. At ito naman po eh, nangyayari lang, nahirapan tayo kapag hindi tayo natakbo pa. Pero pag nandar na tayo, siyempre, komportable na tayo. Okay, ito, pwede tayong mag-extend ng ating paa, lalo't mahaba, pag nangangalay, basta atras lang yung ating puwitan dito sa upuan. Ayan. Ayan, pwede tayong mag-unat-unat pag nangangalay. Diba? Okay, ayan. Tapos yung isa po na pansin ko, yung position ng kanyang instrument panel, mataas din, hindi masyadong mababa, kasi pag mababa, may tendency na yuyuko tayo. Isang iglap lang, pwede tayong ma-aksidente kapag tayo ay nawala sa focus sa ating front view. Kaya dapat sulyap-sulyap lang para yung focus natin nasa ating harapan pa rin. Okay, check natin sa kanyang turning radius. Oh. Kita nyo, dahil sa upright position po ng kanyang manipela, malayo po sa ating kita. Siguro almost 2 inches na allowance pa sa distansya sa ating kita. Okay, sayang eh. Walang battery. Tetest sana natin yung kanyang ABS. Ano po? Pero ito, check muna natin yung kanyang rear brake. Pareho po itong disc brake ha. Okay, maganda po ang kapit. Hindi mo kailangang i-pull press. Oh. Half press lang siya, kagat na agad. Then dito po sa kanyang front brake. Okay, yan. Yan po, medyo mababaw. Then ito yung kanyang suspension na unit swing. Okay, hindi ko masyadong mapila, check natin. Malambot naman siya, pero syempre mas matetesting natin to sa actual na road condition. Mapadaan tayo sa lubak, sa humps, doon natin siya mapuprove. Pero dito po syempre flat, hindi natin masyadong mapipil. Kaya minsan hihiramin ko yung NMAX ng aking kaibigan. I-road test natin. Ngayong 2023, meron pong cost price na 151,500 pesos itong si NMAX ABS version po ha. Okay, sa installment po, ayan, napansin ko parang bumaba po ang kanyang down payment ngayong 2023. Ayan, 15,000 na lang po ang hinihingi sa kanyang down payment kapag installment po natin kukunin. And then yung kanya naman pong mga option o yung term ng kanyang pagbabayad sa 6 months po, ayan, 25,707 monthly. Sa isang taon po, 14,165. And then sa dalawang taon po, 8,395 pesos.
And then sa tatlong taon naman po ay 6,471 pesos monthly. And then meron pa rin po siyang rebate na 200 pesos. Ayan po si Yamaha NMAX 155 2023 version.